Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of the Interior and Local Government o DILG na tukuyin ang mga lugar na maituturing na hotspots. Kaugnay ito ng serya ng pagpatay sa ilang lokal na opisyal at ang pinakahuli ay si Negros Oriental Governor Roel De Gamo. Mariing kinokondena ng Pangulo ang pagpatay sa governor, kasabay nito ang pangako na bibigyan ng hustisya ang sinapit ng opisyal. Samantala, sinabi ni Interior Secretary Benhur Abalos na pinag-aaralan nila ang lahat ng posibleng anggulo at motibo sa krimen. Nanawagan din ng kalihim sa iba pang suspect na sumuko na dahil sa pagtaya ng pulisya ay hindi bababa sa 10 ang sumalakay sa mismong bahay ni De Gamo na ikinasawi ng 8 iba pa. Hindi pa rin nakikita ang nawawalang medical evacuation helicopter na pinangangambahang bumagsak sa karagatan ng Balabac, Palawan. Sa ika-anim na araw ng paghahanap sa naturang chopper, sinabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na nagpahayag ng kahandaang tumulong ang Malaysia at US para malocate ang chopper na kilala rin bilang Yellow Bee. Ang helicopter na pag-aari ng Philippine Adventist Medical Aviation Services o PAMAS ay galing ng Mangsi Island sa bayan ng Balabac at patungo ng Southern Palawan Provincial Hospital, sakayang piloto, isang nurse, isang pasyente at dalawang iba pa pero hindi nakarating ng kanilang destinasyon. Naglunsad na rin ng search operation ang Philippine Air Force gamit ang kanilang Sokol Rescue Helicopter. Inaprubahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukala para limitahan ang 3-year fixed term ng officials ng Armed Forces of the Philippines o AFP. 17 senador ang bumoto pabor sa Senate Bill 1849 at wala namang tumutol at nag-abstain. Layo ng panukala na amyendahan ang Republic Act 11709 na nagtatakda ng 3-year fixed terms sa matataas na opisyal ng AFP kabilang ang Chief of Staff. Nakapaloob sa panukala na lilimitahan ang fixed term sa 5-10-year key officers gaya ng AFP Chief of Staff, Philippine Military Academy Superintendent at Commanding Generals ng Philippine Army, Philippine Air Force at Flag Officer ng Philippine Navy. Kamakailan ay inamin ng Defense Department na ang RA 11709 ang pinag-ugatan ng pag-aalboroto sa hanay ng mga opisyal ng sandatahang lakas. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Music.